sa kanilita ko nang namalilika. Di ba? Si Cristo malilika. Okay, marami sa likod niyan. Ano bang linika? Ano ka ba? Si Espiritu ka ba? Kaluluwa. What is the real you? Tatanong yung tanong real you. Yung Espiritu ni Cristo, saka yung Espiritu nung nag-endure sa kanya. Ano man yung nature nung parehas ba sila nung namalilika sa kanya? Saka yung, hindi ko pwedeng madiretso ang sagutin hanggang hindi ko ipapalayaan ang kabuuan. Ano ka ba? Espiritu ka? Kaluluwa o katawan? Taro muna. Kasi taro talaga ako. Magiging main person nung spirito at kaluluwa nun. Kasi ganito kasi. Taro ba yun? Diba kasi yung paliwanag ko sa ano eh, sa soul and spirit. Ilaw. Sa soul and spirit. Ilawan mo na yung mukha. Bawa. Ano ba Diyos? Spirit form. God created man in his own image. Anong image ng God? Spirit form. The first Adam was created lighting. In spirit form. Hiram-gram, flashlight. Like, in spirit form. So ano yung spirit form? Spirito. Tiga, in Hebrew word, that is ruach. O ngayon, yung ba yun? Matapos may spirito ngayon. No, eh. Yung ba yun? Ruach. No, eh. Kasi maliligit ko, niruruakan muna. Niruruakan. Kasi pag nasa paliwanag kasi ako, okay. May spirit form siya. Alam na. Yung Adam pala, spirit man, spirit God, spirit man, yan mismong tao. Pagkakaroon na soul and spirit and body. Nung itong spirit man, the real God, spirit, the real man, spirit pa rin. Okay. Huwag mo lagyan muna ng tatlo-tatlo yan. Kahit tatlo-tatlo kasi hilingan niya. Ipinapa ito, ipinapa sa dust form. O nagkaroon ng dust form at nagkaroon ng spirit form. Sa kahilingan ng soul, ng butas ng ilong, naging kaluluwang may buhay. But the original issue is the spirit form. Nasa yung soul. Ang sabi ng prophet, the soul is the nature of the spirit. Nang ibig sabihin, kung meron ka spirito ka, may nature. I'm not the soul. I'm not the real soul. Sabi ng prophet, sabi nila, the real you is the soul. No, the real you is the spirit. Kung may spirito ka, may nature. Ang salitang spirit, nature lang ang ibig sabihin yan. Okay? Itong katawan, body lang isipin mo. Iiwanan ang ating katawan, babalik ka sa original mo katawan. Katawan pa rin. Katawan pa rin, nature. Kaya ibig sabihin, the real you is you. Spirit form. Tama. Body is not the real me. Hindi itong real me. Yung spirit na nasa akin. Kaya lang, may spirit ako, if the spirit of God is come upon you, your nature is a God's nature. Tama. Like Christ. May nature ka ng God ngayon. Pastor, kasi ganito po. Si Cristo po kasi, parang yung spirito niya, direkta sa Ama. Amen? Yung spirito ni Adam, direkta rin sa Ama. Ang problema sa atin, tumakbo yung panahon, intindi nung ano natin, nagaling tayo, ginawa tayo talaga sa laman, right, ng ating mga magulang. Pero beside that, kung babalik tayo from Eden, yung spirit ang original nature natin ngayon sa katawan ay nasa sinful nature as a body. Nasa hybrid nature tayo. Si Cristo wala na. Oo, wala siyang hybrid nature. Wala siyang hybrid nature. Kaya dalawa lang ang ipinanganak talagang purong talagang image lang God, si Adan. Ay, wala. Ito, this body is in the nature of Satan. So, then the sex bed tayo. So, kung ganun pala, hindi pala magiging Diyos, natunay na Diyos din si Adam kung ginagdagpon. Like Christ. Adam po, magiging tunay din siya na Diyos katulad ni Cristo na hindi siya nag-fall. Kung hindi siya nag-fall. Hindi Diyos ang pinag-uusapan natin dyan eh. Godhead. Yung pagiging image lang God. Adam. Hindi Godhead ang pinag-uusapan natin dyan. Kasi kahit na hindi balikhain ng Diyos si Adan, Diyos na yan. Unsukatable. Diyos na yan. Wala na.
This is the theologian from master degree, a unpardonable statement, unsuccessful. Pero mas maganda. Di maarok. Right, tama, pagpaliwanag mo, right, logic. Pero hindi tama logic mo. Ang tawag namin dyan, logic. Logic yan, hindi yan. Kaya naman ni Cristo, God itself yun. Parang yun ang hindi laman na tinagol, the mail. Hindi lang laman ah. Kung may computer, lagay natin sa computer. Pag nalagay sa computer, mapapatagal na sa'yo. Ito si Matagari, hindi ko maabante. Ang pagkalalaki mo lang. Ang computer, pag may computer, talaga. Ang pagkalalaki mo, yung pag-uwi natin. Ha? May Bluetooth ko sa'yo. Is God himself. Ano yun? Lagyan mo ng sustansya, lagyan mo ng katawan, lagyan mo ng ano. Aking pakiramdam, mabalitin mo tayo. Ayo. Pero sa akin, mas, kaya nga sa akin po, mas para medyo, kwan, unlimited. English ko lang, pastor eh. Pastor, pastor. Kasi sa'yo, meron bang mayroon pang Tagalog. Si Adam at si Cristo ba ay pareho? Tagalog at sa English eh. O hindi. In a sense, nung original creation nila, pareho ba sila? Hindi kasi, in a sense, tinatawag siyang second Adam. Kaya nga, so pareho sila. Parehong tao, parehong may espiritu ng tao. Hindi. Ang pagkaiba kasi spoken word siya. Okay. Spoken word siya lang, di ba? Pero si Kristo spoken word din yan. Ang kaibahan lang nila yung pagiging... Pagpasok. Oo. Okay. Pero... Si ang pagpasok ni Adan sa mundong ito, yung katawan. Mm-hmm. Ganit... Katawan, yung daskwam. Si Kristo. No. Ang pagpasok si Adan Adam is spirit form. In order to enter para makapag-tail siya ng ground, makapag-bungkal siya ng lupa, kinakailan ipasok niya sa dust form. Diba? Ang Diyos naman, para makapasok siya sa mundo naman ito, makahawakan ng Diyos kasi ang Diyos unsuccessable. Yun din dust form. Heavens and heavens of heavens cannot contain the whole of God. Di mo pwede ilagay siya sa lugar. Para makapasok naman siya, kinakailang pumasok naman sa siya ni Maria. May espiritong tao ba si Kristo? May espiritong tao ba si Kristo? Hindi salitang espiritu ng tao. Pag sinabi ng tao, anak ng tao, hindi mo pwedeng sabihin na para bang may espiritu ba siya ng tao para umiging wala yung pagiging espiritu niya. Katulad ni Adan, espiritu ng tao, may espiritu ng tao si Adan. Yan. Iba naman kasi ang term kasi ng espiritu tao, espiritu na... Pag sinabi espiritu, ito, like, alimbawa, apa, itong asong to, tumatalon. Uy, parang tao. Eh, tumalon yung tao. Apa, parang aso. Alam mo, gagawin mo. Sige, tuloy na lang natin to next time. Ano ba talaga? Okay, ay, tumalon yung tao, parang aso. O yung aso, tumalon din, parang tao. Ano ba? Kaya ano ba pinag-usapan niya? Hindi pa nang nanan Diyos, di ba? Grabe, spirito ba? Pinipos daw si Pastor, ha? Pinipos daw sa naisip na yung binabanatang ano, Pastor, kasi may... Pinagalaw ni Pastor yung English sa katangal, unsuccessful. Ano, Pastor? Statement ni Cristo sa yung Son of Man. Son of Man. Para bang may spirito rin sa tao? Hindi, huwag ka kasi mag-create ng isang word na pwedeng ano. Huwag ka mag-create kasi ng isang mensahe o isang word, isang doktrina na hindi naman sinabi ng Bible at hindi naman sinabi ng prophet. Hindi ko yung pagkasan. Kasi para sa akin, ganito, brad, ha? Sa Bible is the absolute. Tama. Word is scripture of God. But for me, I believe that the message is the absolute interpretation of the whole Bible. Because he is the prophet himself. Our, the prophet.